Pitong taon nang magkarelasyon sila Bea at Dominic. At ngayon ay nagbabalak na silang magpakasal. Noong nakaraang buwan lang ay sinorpresa ni Dominic si Bea ng isang wedding proposal na buong puso namang tinanggap ng dalaga. Mahal na mahal ni Bea ang kasintahan. At para sa kanya, ito na ang tamang lalaking nararapat sa kaniyang wagas na pag-ibig. Sa loob ng maraming taong magkarelasyon ng dalawa, kahit minsan ay hindi sila nagkaroon ng anumang problema. Mahal na mahal nilang isa't isa at umaapaw ang kanilang respeto sa bawat isa. Ang totoo nga niyan, sa loob ng 7 taon ay hindi nagawang isuko ni Bea ang kaniyang sarili sa kasintahan dahil nais niyang i-reserve ito para sa unang gabi na kanilang pag-iisang dibdib. Ngunit sa diya nga talagang walang perpektong relasyon. Dahil ang lahat ay sinusubok ng pagkakataon at panahon. Dahil kung kailan maayos na ang lahat at petsa na lang ang kulang para sa kanilang kasal, saka naman sumabog ang nakatagong lihim ni Dominic. Bagay na hindi inaasahan ni Bea. Nagmamadaling tinungo ni Bea ang pintuan ng kaniyang bahay nang marinig ang sunod-sunod na tunog ng doorbell. Masaya at excited siyang binuksan ang pinto sa pag-aakalang si Dominic ang dumating. Lalo pa at wala namang ibang dadalaw sa kanya kundi ang kaniyang kasintahan. Isang linggo silang hindi nakita dahil mayroon itong dinaluhang importanteng meeting sa Cebu. Kaya naman, puno ng pananabik na pinihit ni Bea ang seradura ng pinto. Ngunit, ganun na lang ang kaniyang pagkadismaya nang hindi ang binata ang kaniyang nabungarang nakatayo sa labas ng kaniyang bahay. Dahil ang naroon ay ang dati niyang kaibigan na si Jessa. "Jessa, ikaw pala, ano ginagawa mo dito?" Tanong ni Bea na hindi maiwasan na makaramdam ng kakaiba sa babae lalo pa at hindi naging maganda ang huli nilang pagkikita ilang buwan ang nakakaraan. Nagkaroon sila ng alitan at galit na galit ito sa kaniya kaya imposibleng dalawin siya nito kung hindi mahalaga ang pakay nito. "Pwede bang pumasok? May gusto lang sana akong sabihin sa'yo." Nag-aalangan pang tugon nito. "Halika, pasok ka." Paaniyaya naman ni Bea at nilakihan ang bukas ng pinto. "Maupo ka." Aniya pa sa babae. "Salamat," tugon ni Jessa bago umupo. "Gusto mo ba ng mahiinom? Coffee or juice?" tanong ni Bea. "No thanks, hindi naman ako magtatagal," sagot nito. Saka humugot ng hangin sa dibdib, habang si Bea naman ay matama na pinagmamasdan ng babae. Medyo tumaba ito at pahagyang tumanda ang itsura kumpara ng huli silang nagkita. "Ang totoo niyan, kaya ako pumunta dito dahil may gusto kong sabihin sa'yo," muling saad nito. "Tungkol saan?" Baliwala na sagot ni Bea. Hindi naman agad sumagot si Jessa at tila nagdadalawang isip kung dapat pa ba nitong sabihin ang kaniyang nalalaman. Kapag guway, nagbuntong hininga at tsaka nakikisimpati ang tumingin kay Bea. "About me and your fiancé," saad ni Jessa na agad kumuha ng kuryosidad ni Bea. Dahilan para agad itong magagat ng muka at sinalubong ang tingin ni Jessa. "Anong tungkol sa inyo?" Kunot noo at pigil hininga na tanong ni Bea. "Here," sagot ni Jessa at inabot kay Bea ang isang maliit na box. Tinanggap ito ng dalaga at binuksan. Pagbukas ni Bea sa box ay tumambad sa kanyang harapan ang isang pregnancy test na may positibong resulta at may kasama din itong ultrasound result. "Buntis ka?" Hindi makapaniwalang tanong ni Bea. "Oo," matipid na tugon ni Jessa at nagsimula ng lumikot ang mga mata. Masayang umiti naman si Bea bago binati ang babae. "Well, congrats. Masaya ako na kahit hindi naging maganda ang huli nating pagkikita, ay isa pa rin ako sa pinagsasabihan mo ng masayang bagay na nangyari sa'yo." Masayang pahayag ni Bea bago binalik sa box ang pregnancy test at sinarado ito at saka muli na sinauli kay Jessa. Hindi naman agad sumagot si Jessa. Namalamlam ang mga matang pinagmasdan si Bea kasabay ng pagdaan ng guilt sa mga mata nito. Ilang sandali pa ay humugot ito ng malalim na hangin sa dibdib bago muling nagsalita. "Buntis ako. At si Dominic ang ama." Matatag na wika ni Jessa na para bang baliwala lang dito ang mga katagang binitawan. Pero ano may isa itong bombang sumabog sa pandinig ni Bea. "Nagbibiro ka ba?" Hindi makapaniwala na tanong ni Bea habang ang kaniyang dibdib ay halos sumabog na sa magkahalong emosyon na kaniyang nararamdaman. "Hindi. Seryoso ako at totoong sinasabi ko." "Bakit hindi mo tawagan si Dominic ngayon para malaman mo ang totoo?"
Noong isang araw pa siya narito sa Manila at noong isang araw pa kami magkasama sa kondo niya. Sagot ni Jessa na lalong nagdulot ng sakit sa puso ni Bea. Ang akala niya ay nasa Cebu pa ang lalaki kaya hindi nito sinasagot ang kaniyang mga tawag. Alam na ba niya ito? Kahit nasasaktan ay tanong ni Bea. Of course. Last month pa niya nalaman. Hindi ko nga alam kung bakit natatakot siyang sabihin sa'yo. Sagot nito, tsaka hinimas ang impis na nitong puson. Bigla ang pagdalay ng hindi matatawaran, sakit sa puso ni Bea nang marinig ang mga sinabi ni Jessa. Paano ito nagawa ni Dominic sa kanya? Ang tagal na nilang magkarelasyon at ang lahat ng pagmamahal at pag-unawa na meron siya ay binigay niya lahat sa lalaki. Pero sa kabila ng sakit na nararamdaman, tumayo ng tuwid si Bea at saka matapang na nagsalita. Hindi totoo yan. Hindi totoo ang sinasabi mo. Galit at naiingit ka lang sa akin kaya gumawa ka ng kwento. Umiiyak sa galit na sabi ni Bea. Bakit hindi mo siya tanungin para malaman mo na nagsasabi ako ng totoo? Itanong mo sa kanya kung nasaan siya ngayon. Nakangiting utos ni Jessa. Sandaling natigilan si Bea. At hindi maproseso ng tama sa kaniyang isipan ng mga sinabi ni Jessa. Alam niya at nararamdaman niya ang mahal na mahal siya ni Dominic kahit pa nga may mga pagkukulang siya sa kanilang relasyon. Alam ni Bea na hindi siya kayang lokohin ni Dominic, lalo na ang ipagpalit siya sa isang babaeng katulad nito. Nang hindi na nagsalita si Bea, nasisiyahan itong pinagmasdan ni Jessa bago ito nagpaalam. By the way, I have to go. Nasa sa'yo kung maniniwala ka sa akin o hindi. At nasa iyo rin kung magpapakatanga ka pa rin sa kabila ng mga nalaman mo. Sana lang matauhan ka na hindi naging loyal sa'yo si Dominic kaya niloko ka niya. Mataray na saan ni Jessa bago naglakad palapit sa pinto. Umalis ka na. At huwag na huwag ka na magpapakita sa akin kahit kailan. Galit na sigaw ni Bea. Fine. Goodbye. I hope this time, matauhan ka na at tanggapin mo na lang na hindi talaga kayo para sa isa't isa. Nangaasar pang saad ni Jessa bago tuluyang lumabas. Layas! Galit na sigaw ni Bea at malakas na sira na ang pinto. Nagpatuloy sa pag-iyak si Bea at nang kumalma ito, parang nauupos na kandila na lumugmok ito sa sahig. Ilang sandaling na natili sa ganong pwesto ang dalaga at hindi malaman kung ano ang dapat niyang gawin. Natatakot siya. Natatakot siyang malaman na totoo ang lahat ng sinabi ni Jessa. At kung totoo man yun, paano siya? Paano ang kasal nila na alam na ng lahat ng kanilang mga kaibigan at kamag-anak? Paano niya haharapin ang kahihiyan kung hindi matutuloy ang kanilang kasal? Sandaling kinalma ni Bea ang kaniyang sarili bago lakas loob na tumayo at kinuha ang kaniyang cellphone. Humugot muna siya ng hangin sa dibdib bago sinubukang i-dial ang numero ni Dominic. Hindi naman nabigo si Bea dahil agad niyang narinig ang ring sa kabilang linya. Pero sa halip na matuwa, kirot sa kaniyang puso ang agad na nararamdaman ng dalaga. Kung ganun, totoo ngang narito na sa Manila ang binata pero hindi siya nagawang tawagan. Pigil-hiningang hinintay ni Bea na sagutin ni Dominic ang tawag at halos malagutan ito ng hininga nang sa wakas ay narinig ang boses ng binata sa kabilang linya. Hello, Han. Masiglang saad ni Dominic. Kalalabas lang nito ng banyo at kasalukuyang inaayos ang towel na nakatapis sa baywang nito. Han? Where are you? Kagatlabi na tanong ni Bea upang pigilan ang kaniyang emosyon. Nandito na ako sa kondo ko, bakit? May kailangan ka ba? Malambing namang sagot ni Dominic. Kailan ka pa dyan? Sinong kasama mo? Sunod-sunod na tanong ni Bea. Wala ako lang, kararating ko lang din ngayon. Sagot ni Dominic. Kahit paano ay nabunutan ng tinik sa kaniyang dibdib si Bea at napagtanto na nagsisinungaling sa kanya si Jessa. Magsasalita pa sana ulit ang dalaga nang bigla itong natigilan dahil narinig nito sa kabilang linya ang boses ni Jessa. Babe, sinong kausap mo? Tanong ni Jessa. Nang marinig ang boses ni Jessa, iba yung sakit ang naramdaman ni Bea. Isa lang itong patunay na tama ang sinasabi nitong magkasama nga ang mga ito. Paano kung totoo din na totoong pinagbubuntis ni Jessa ang anak ni Dominic? Paano siya nagawang lokohin ang kasintahan na labis niyang pinagkatiwalaan at minahal? Dahil sa sakit na nararamdaman agad ng binata, ay binaba ni Bea ang kaniyang cellphone. At saka umiiyak sa galit na nagtungo ito sa kaniyang silid. At doon pinakawala ng mga luhang kanina pa nagbabadyang upumatak sa kaniyang mga mata. Samantalang sa kabilang linya ay hindi malaman ni Dominic kung ano ang gagawin nang biglang sumingit si Jessa sa pakikipag-usap niya kay Bea. Alam niyang sa ngayon ay marami ng bagay ang pumapasok sa isipan ng kasintahan.
lalo pa itong kinabahan ng maputulang linya. Hello? Hello? Honey? Ilang beses pang tinawag ni Dominic ang kasintahan sa kabilang linya pero wala na ito doon. Pigil ang galit na binaba ng binata ang kaniyang cellphone at saka humarap kay Jessa na ngayon ay tuluyan ang nakapasok sa kaniyang silid. Sinong kausap mo? Inosenteng tanong nito habang palapit sa lalaki. Parang mananakmal na leon na hinaklit ni Dom ang isang braso ni Jessa at saka mariin itong pinisil. Bakit mo ginawa yun? Hindi ba binalaan na kita? Huwag na huwag mong ipaparinig kay Bea ang boses mo kapag narito ko sa kondo ko. Galit na sigaw ni Dominic. I'm sorry. Kunwari ay nakukonsensya na sa ad ni Jessa. Mabilis namang nagtungo sa kaniyang closet si Dominic para magbihis. Habang isang matagumpay ng ngiti naman ang sumilay sa mga labi ni Jessa nang makitang natataranta si Dominic. Saan ka pupunta? Bumili na ako ng pagkain natin. Tanong ni Jessa sa lalaki nang makita itong palabas ng kondo, bit-bit ang susi ng sasakyan nito. Kumain ka na at huwag mo na ako hintayin. Ilak mo na rin ang pinto ko pag alis. Tugon ni Dominic habang abala sa paglalagay ng kaniyang relos sa braso at hindi na nag-abalang suliapan ng babae. Saan ka pupunta? Iiwan mo ko dito mag-isa? Naiirita na tanong ni Jessa. Huwag mong pakialaman ang mga lakad ko. Pinatira kita dito ng libre pero hindi ibig sabihin nun may karapatan ka ng pakialaman ako. Galit na sagot ni Dominic. Dominic, buntis ako. Wala ka man lang bang nararamdaman na pag-aalala para sa amin ang anak natin? Naiiyak na tanong ni Jessa. Aakuin ko lang na anak ko yung batang yan. Kapag lumabas na ang resulta ng DNA test. Nagtatagis ang bagang natugon ni Dominic sa kawalang lingon-likod na lumabas ng kondo. Naiwan namang umiiyak sa galit si Jessa. At nang nasiguro nitong nakaalis na si Dominic, nagtungo ito sa kinaroroonan ng ref at kumuha ng isang bote ng alak sa kawalang pagdadalawang isip na tinunggan nito ang laman niyon. Samantalang isang dali lang ay nasa labas na ng bahay ni Bea si Dominic. Nagmamadali itong lumapit sa pinto at kinalampag ito. Han? Honey? Please open the door. We need to talk. Nakikiusap na sigaw ni Dominic sa labas ng bahay ni Bea. Ilang minuto na ang nakalipas pero nananatili pa rin sa labas ng bahay si Dominic at walang sawang nagmamakaawa kay Bea na pagbuksan ito. Nang hindi na nakatiis si Bea ay lumabas na rin ito sa kaniyang silid at binuksan ang pinto. Ano ginagawa mo rito? Umalis ka na. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Galit na bungad ni Bea sa lalaki. Please, ayusin natin to. Hayaan mo sana akong magpaliwanag. Pakiusap ni Dominic. Hindi, umalis ka na. Hindi ko kaya ipagpatuloy ang relasyon natin sa kabila ng panloloko na ginawa mo sa akin. May nangyari sa inyo ni Jessa at binuntis mo pa siya. Umiiyak sa galit na sigaw ni Bea sa mukha nito. Alam mo na? Tigagal na bulalas ni Dominic. Oo. At ang kapal ng mga mukha ninyo na magpakita pa sa akin pagkatapos niyo ako lukuhin? Umiiyak na sagot ni Bea. Ha, nagkakamali ka ng iniisip sa akin. Hindi ganun ang nangyari. Pakinggan mo muna ako. Pakiusap ni Dominic na kulang na lang ay lumuhod sa lupa. Sige, magsalita ka. Makikinig ako. Seryosong tugon ni Bea. Hindi naman agad nagsalita si Dominic na nanatiling nakatitig lang sa kasintahan at waring inaarok kung ano ang laman ng isip nito. Lumipas ang mahabang sandali at nang makitang seryoso nga si Bea, ay saka pa lang nagsalita si Dominic. Lasing ako nun at wala akong matandaan sa mga nangyari. Nagising na lang akong katabi ko na si Jessa sa kama. Akala ko baliwala lang sa kanyang lahat pero nagkamali ako dahil pagkalipas ng 2 buwan ay muli siyang nagpakita sa akin at sinabing buntis ko siya. Please maniwala ka. Hindi kita kayang pagtaksilan. Mahal na mahal kita. Umiiyak na paliwanag ni Dominic at tangkang lalapitan si Bea pero mabilis itong umiwas. Hindi. Umalis ka na. Ayoko nang makita ka pa ulit. Mula ngayon, tapos na tayo. Kalimutan mo na ako at kakalimutan na rin kita. Galit na saad ni Bea bago malakas na sinarado ang pinto. Nang maisara ang pintuan, nangihina na isinandal ni Bea ang kaniyang likod dito at pinakawala ng kaniyang impit na pag-iyak, isa lang ang maliwanag sa kanya ngayon. Niloko siya ni Dominic. Bea, please, mag-usap pa tayo. Malakas na sigaw ni Dominic sa labas. Pero hindi na nito pinakinggan pa ang dalaga pero patuloy pa rin ito sa pagmamakaawa kay Bea pero tuluyan ang nagbibingi-bingihan ng dalaga. At kahit mainit na ang sikat ng araw sa labas ng pinto, ay nananatili pa rin doon si Dominic. Umalis lang ito doon nang hindi na nito nakayanan pa ang init ng direktang tumatama sa kaniyang balat. Pero bago ito tuluyang umalis, nagbitiw muna ito ng salita. Alis ako ngayon, pero babalik ako.
Hindi ako susuko hanggang mapatawad mo ako. Umiiyak na sabi ni Dominic bago tuluyang tumalikod. Lumipas ang ilang araw, tuluyan ang iniwasan ni Bea si Dominic, ganun din si Jessa. Unti-unti na rin nalalaman ng mga tao sa paligid nila ang eskandalo na kinasasangkutan ni Dominic. Maging ang kanilang mga magulang ay alam na rin ang nangyari. Marami ang nakisimpatsya kay Bea at marami ang nagalit kay Dominic. Pero wala nang pakialam si Bea sa sasabihin ng iba. Isa lang ang alam niya, nasasaktan siya. Nasasaktan siya na nagawa siyang lokohin ng taong pinakamamahal niya. Habang si Dominic ay hindi sumusuko sa panunuyo sa dalaga. Madalas din itong maglasing sa bar at kapag lasing na, ay saka pupuntahan si Bea para kausapan ito. Tulad ngayong gabi, 10 oras na ng gabi pero nasa labas pa rin ang bahay ni Bea si Dominic at sumisigaw habang tinatawag ang kaniyang pangalan at nagmamakaawang kausapin siya. Wala sanang balak si Bea na labasin ang binata pero dahil gabi na at nakakaistorbo na ito sa kaniyang mga kapitbahay, kaya nilapitan ni Bea na harapin ito. Ano pa bang kailangan mo? Umalis ka na bago pa ako tumawag ng pulis at ipadampot ka. Galit na banta ni Bea kay Dominic nang mabungaran niya ito sa labas ng kaniyang bahay. Please, ayusin natin to. Mahal na mahal kita. Umiiyak na saad ni Dom. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Buntis si Jessa at kailangan kanya. Kung siya lang, kaya kitang ilaban. Kaya kitang patawarin sa paluloko mo sa akin. Pero hindi eh. May batang madadamay. At hindi kakayanin ang konsensya ko na dahil sa pagmamahal ko sa'yo ay mayroong isang batang lalaking walang buong pamilya. Kaya mas mabuti pang kalimutan mo na lang ako tulad ng paglimot na ginawa ko sa'yo. Dahil kahit anong gawin natin, hindi na tayo magiging masaya dahil may isang batang musmos na nagdudrusa. Umiiyak na sagot ni Bea. Hindi naman agad nagsalita si Dominic habang pagyawang-gewang na naglakad palapit kay Bea. Sa kabila ng galit na nararamdaman ni Bea kay Dominic, ay hindi niya naiwasang makaramdam ng awa dito. Alam ni Bea na kitang-kita niya ang bakas ng matinding pagdurusang nararamdaman nito at aaminin niyang may parte sa kaniyang puso ang gusto pa sanang bigyan ng pagkakataon ang kanilang relasyon. Pero ang batang nasa sinapupunan ni Jessa ay malaking hadlang para gawin niya ito. Hindi niya maatim na dahil sa makasarili niyang desisyon ay may isang batang isisilang sa mundo na hindi magkaroon ng buong pamilya. Hindi mo na ba ako mahal? Nasasaktan na tanong ni Dominic sa kamarang hinaplos ang pisngi ni Bea. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Pero maling ipagpatuloy pa natin to dahil magkakaroon ka na ng anak. Umiiyak na tugon ni Bea at buong pagmamahal na hinawakan ng pala ni Dominic na nasa kaniyang pisngi. Mahal na mahal din kita. At hindi ko kaya mawala ka sa akin. Please, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ko naman pababayaan ang bata kung anak ko talaga siya. Umiiyak na tugon ni Dominic at saka mahigpit na niyakap si Bea. Tama na, Dom. Huwag na natin gawin pang mas komplikado pa ang sitwasyon. Umiiyak na tugon ni Bea habang marahang tinatanggal ang mga bisig ni Dominic na nakapulupot sa kaniyang katawan. Please, huwag, Bea. Huwag naman akong sukuan ng ganito kabilis. Pakiusap ni Dominic habang unti-unting bumabagsak sa lupa, dulot ng labis na kalasingan at tila walang pakialam kung may ilan sa kapitbahay ni Bean ang nakatingin sa kanila. Bakit mo kasi ako niloko? Wala sana tayong ganitong sitwasyon. Kung naging tapat ka lang sa akin. Umiiyak na sumbat ni Bea dito. Kahit minsan hindi kita niloko. Hindi ko talaga alam kung paano nangyari ang lahat. Please, huwag mo naman akong ganito kadaling bitawan. Patuloy sa pagmamakaawa na saad ni Dominic habang walang humpay sa pagpatak ang luha ng kaniyang mga mata. Dahil sa labis na pagmamahal ni Bea kay Dominic, lumuhod na rin sa lupa ang dalaga habang nakaharap kay Dominic. Sa ngayon ay nakaupo na sa damuhan habang patuloy sa pag-iyak. Umiiyak na sinapo ni Bea ang magkabilang pisngi ni Dom at marahan iyong hinaplos. Mahal na mahal kita. At ayokong makita kang ganyan. Pero wala akong magawa. Ayokong lumaki anak mo na walang kinikilalang ama ng dahil sa akin. Luha ang saan ni Bea bago niyakap ng mahigpit si Dominic. I love you. Garalgal ang tinig na saan ni Dominic bago gumanti ng yakap kay Bea. I love you too. Pero hanggang dito na lang tayo. Saan ni Bea na lalo pang hinigpitan ng yakap sa lalaki. Hindi ko kaya, Bea. Hindi ko kaya mabuhay nang wala ka.
Humahagulgol na sa ad ni Dominic. Kayanin mo. Kayanin natin. Balang araw magiging masaya din tayo sa kanya-kanyang landas na tatahakin natin. Patuloy sa pag-iyak na sa ad ni Bea. Bibitaw na sana si Bea kay Dominic ng isang kulay itim na van ang huminto sa kanilang tapat at mula doon ay bumaba ang nanay ni Dominic. Kasunod si Jessa na mukhang galit na galit kay Bea. Bea? Dominic? Anong ginagawa niyo? Tanong ng ginang. Tita, lasing na lasing siya nang pumunta dito. Tugon ni Bea. Hindi naman sumagot ang ginang, sa halip ay naawa itong tumingin sa anak nitong napaka-miserable tingnan ng mga sandaling iyon. Ang sabihin mo, pinapunta mo dito. Hindi mo pa rin mamatanggap na hindi na ikaw ang gusto niya? E magkakaanak na kami. Kaya ako ang pakakasalan niya. Mataray na saan ni Jessa. Alam mong hindi totoo yan. Siya ang kusang pumunta dito para makipag-usap sa akin. Tugon ni Bea. At sinamantala mo naman. Ano? Nagpapaawa ka sa kanya para hindi ka iwan? Nang uusig na sagot ni Jessa. Dahil sa narinig ay hindi na napigilan ni Bea ang kaniyang galit at mabilis na tumayo at saka galit na hinarap si Jessa. Hindi ko kailangan magmakaawa para mahalin niya. Pero ikaw? Kailangan mo pang mabuntis para pakasalan ka. Matapang na saad ni Bea. Agad namang namula ang magkabilang pisngin ni Jessa dahil sa pagkapahiya. Pero agad itong nakabawi at isang malakas na sampal sa kabilang pisngin ni Bea ang ginawa nito. Gaganti pa sana si Bea kay Jessa at sa sabunutan na sana nito ang babae. Pero maagap siyang pinigilan ni Tita Annabel, ang ina ni Dominic. Bea, pagpasensyahan mo na lang sana si Jessa. Buntis siya anak. Huwag mo nang patulan baka kung napano pa ang bata. Kalmadong sabi nito. Isang nakakalokong ngiti naman ang agad na sumilay sa mga labi ni Jessa. Umalis na po kayo. Pigil ang galit na taboy ni Bea sa mga to. Hindi naman agad nakahuma ng ginang na tila na nibago sa pakikitungo ni Bea sa kanya, tsaka malamlam ang mga matang bumaling sa dalaga. Maya-maya pa ay hindi ito nakatiis at muling nagsalita. Pwede ba tayong mausap? Kahit sandali. Tanong ng ginang. Tumangon naman si Bea at nagpatiuna nang pumasok sa loob ng kaniyang bahay habang si Jess at ang driver ay pinagtulungang isakay sa kotse si Dominic na tuluyan nang nakatulog dahil sa kalasingan. Iha, I'm sorry. Sorry kung nasaktan ka ng aking anak. Paunang wika ni Tita Annabel nang nakaupo na ito sa sofa sa sala. Agad namang tumulo ang luha ni Bea at agad yumakap sa ginang na parabang nakahanap ng kakampi mula sa babaeng parang tunay na ina na rin niya. Tita, ang sakit po. Umiiyak na saad nito. Alam ko at naiintindihan kita. Pero may gusto lang sana akong ipakiusap sa'yo. Kung pwede sanang ikaw nang umiwas kay Dominic. Magkakaanak na sila ni Jessa. At ayaw kong isilang ang aking apo na walang buong pamilya. Umiiyak at bakas ang paghihirap ng dibdib na sagot ng ginang. Dahil sa narinig, agad gumala si Bea sa ginang. Pakaramdam niya ay wala nang masasakit pa sa sinabi nito. Hindi makapaniwala na pinagmasdan niya si Tita Annabel at hinanap ang sinseridad sa mga mata nito. Mas nasaktan na lang si Bea nang makita ang katotohanan sa mga mata ng ginang. Pakaramdam niya ay walang isa man lang mula sa mga taong malapit sa kanya ang kanyang mayroong malasakit sa kanya at maintindihan kung gaano kasakit ang kanyang pinagdadaanan. Umiiyak na tumingin si Bea ng diretso sa babae, sa kamarahas na pinahid ang luha ng kaniyang mga mata bago matapang na nagsalita. Huwag po kayo mag-alala. Iiwasan at lalayuan kong anak ninyo tulad ng gusto nyo. Sana lang hindi kayo nagkamali sa desisyon yung to. Matapang na saan ni Bea bago marahas na pinahid ang luha sa kaniyang mga mata. Hindi naman sumagot ang ginang, sa halip ay nagbaba ito ng tingin. Kaya si Bea na ang muling bumasag sa katahimikan na sandali na namagitan sa kanila. Pwede na mo kayong umalis. Mula ngayon, kalilimutan ko nang minsan ay naging parte kayo ng buhay ko. At pakiusap ko lang din sa inyo na kung sakali na muling mag-cross ang mga landas natin, sana kayo na ang unang umiwas. Saad pa ni Bea na bakas sa tinig ang pait na nararamdaman. Nasasakta naman na nag-angat ng tingin si Tita Annabel. Tsaka diretso ang tiningnan si Bea sa mga mata. I'm sorry, Bea. Wala naman sana akong balak manghimasok sa problema niyo kung hindi lang dahil sa apo ko. Patawarin mo kami, anak. Luha ang saad nito. Makakaalis na po kayo. Pilit pinatatag ang sariling tugon ni Bea.
Agad naman tumalikot si Tita Annabel habang luhaan ang mga mata tsaka nakayuko ang ulo na lumabas ng bahay. Ilang sandali pa ay tuluyan ang naiwang mag-isa si Bea sa kanyang sala. Hindi nagtagal ay narinig niya ang ugong ng papalayong sasakyan. Napailing na lang si Bea at mapaklang umiti saka mabigat ng dibdib na tinungo niya ang sariling silid at ang nakapasok na sa kaniyang silid. Nilapitan ni Bea ang isang malaking box na pinaglalagyan niya ng mga regalong natanggap niya mula kay Dominic. Kinuha niya ito at dinala sa labas ng bahay. Nilagay ni Bea sa drum na lata ang lahat ng gamit tsaka ito binuhusan ng gas at sinindihan. Agad naman yung gumawa ng apoy at ilang sandali lang ay natupok na ang mga bagay na nagpapaalala sa kanya sa lalaki. Nang tuluyan ng maging abo ang mga gamit, bumalik si Bea sa loob ng bahay at nagtungo sa kusina para kumuha ng alak at dinala ito sa sala. Walang pag-aalinlangang, tinungga ni Bea ang bote ng alak at inakala sa kaniyang isip kung saan at paano nagsimula ang masayang relasyon nila ni Dominic na umabot ng ilang taon pero sa hiwalayan din pala magtatapos. Ngunit nang mapait si Bea nang balikan ang masayang mga sandali nila ng kasintahan. Saka muling tinungga ang boteng hawak upang ibsan ang sakit na nararamdaman ng kanyang dibdib dulot ng nag-iisang lalaking minahal at pinagkatiwalaan. Magdamag uminom si Bea at sumisikat ng araw nang makaramdam ito ng hilo at antok. Kaya naman sa tabi na nagkalat ng basyo ng alak na ito, nakatulog. Samantalang mataas na ang sikat ng araw nang nagising si Dominic. Nagmamadali itong bumangon nang hindi maramdaman ang kanyang tabi, si Bea. Pero gano'n na lang ang pagkagimbal nito nang makitang nasa sarili siyang silid. Ang huli niyang natatandaan ay nasa bahay siya ng kasintahan at magkasama sila. Agad tinungo ni Dominic ang banyo. Matapos magbanyo ay lumabas si Dominic sa kanyang silid at nagtungo sa kusina. At doon ay naabutan niya ang kanyang ina na abala sa pagluluto kasama si Jessa. Hey ma'am, good morning. Seryosong bati ni Dominic sa ina bago ito hinalikan sa pisngi. Good morning din iho. Mabuti naman at gising ka na. Kanina ka pa hinihintay ng mag-ina mo. Ganting bati ng ginang at tinuloy ang paghahalo nito sa niluluto. Kunot noon na tumingin si Dominic kay Jessa, na parenteng nakaupo sa mesa habang umiinom ng gatas. Lalo pang nairita si Dominic nang makita ang matamis na ngiti sa mga labi nito na para bang isa talagang masaya silang pamilya. Paano ko nakawi kagabi ma? Nang hindi na mapigilan ng sarili ay tanong ni Dom. Sinundo ka namin ni Jessa sa bahay ni Bea. Tipid na tugon ng ginang. Ho? Paano niyo nalaman na nandun ako? Bahagyang nainis na tanong ni Dom. Sinabi sa akin ni Jessa na naroon ka kaya sinamahan ko na siya. Anak, pakiusap mong mag-focus ka sa mag-ina mo. Balang araw maiintindihan at matatanggap din ni Bea ang lahat. Nakikiusap na tugon ng ginang. Ma, hindi niyo kami naiintindihan. Anong sinabi mo sa kanya? Kinausap niyo ba si Bea? Pigil ang galit na tanong ni Dom sa ina. Sinabi ko sa kanya na layuan ka niya dahil ikakasal na kayo ni Jessa. May lungkot sa mga mata na tugon ng ginang. Dahil sa narinig, biglang tumayo si Dom sa kaniyang upuan at nagmamadaling lumabas ng bahay. Hindi nito alintana ang suot na damit, pambahay at hindi rin ito nag-abalang lumingon pa nang marinig ang pagtawag ng dalawang babae sa kaniyang pangalan. Nagmamadali itong sumakay sa kaniyang kotse at nagmaneho patungo sa bahay ni Bea. Ilang sandali pa ay narating na ni Dominic ang tahanan ng kasintahan. Agad itong lumapit sa doorbell at sunod-sunod itong pinindot. Pero lumipas na ang mahabang sandali ay wala pa rin nakuhang tugon si Dom mula sa babae. Kaya naman kinutuban na ito ng hindi maganda lalo pa at nakita niya sa garahe ang kotse ni Bea, tanda na hindi ito umalis ng bahay. Bea! Bea! Please open the door! Sigaw ni Dominic sa labas ng bahay. Nang wala pa rin nagbukas ng pinto, kinuha ni Dominic ang susi sa kaniyang bulsa at sinubukan kung ito pa rin ba ang gamit ng dilaga. Napangiti si Dom nang mabuksan ang pinto pero agad din iyong naglaho ng mula sa sala ay bumungad sa kanya ang babaeng tulog na tulog sa malamig na sahig habang nasa tabi nito ang nagkalat na bote ng alak. Nagmamadaling nilapitan ni Dom si Bea at marahang tinampal ang pisngin nito habang tinatawag ang pangalan ng dalaga para gisingin. Pero hindi ito magising at tanging pag-ungol ang naging sagot sa binata. Basang-basa ito sa magkahalong suka at pawis. Kaya naman marahan na itong binuhat ni Dominic para ilipat sa sofa at doon linisan. Matapos linisan si Bea, aalis na sana si Dominic para kumuha ng damit pamalit nito nang bigla siya nitong yakapin ng mahigpit habang umiiyak. Dom, please,
Huwag mo kong iwan. Saad ni Bea habang mayroong bahagyang luha sa mga mata. Para namang nilamukos ng kamay na bakal ang puso ni Dominic nang marinig ang nakikiusap na tinig ni babae. Umiiyak na ginantihan ni Dominic ang mahigpit na yakap ng dalaga. Pero isang maling hakbang ang kanyang ginawa dahil mas naging mapusok si Bea. Mariin siya nitong hinalikan sa mga labi at nagsimula na ring maging malikot ang mga kamay nito. Bagay na hindi nagawa pang labanan ni Dominic. Dahil sa matinding pangungulila niya sa dalaga at sa kabila ng matarik na sikat ng araw. Tuluyan lang may nangyari sa kanila. Pagkatapos ng kanilang pagniniig mula sa nakatulog ng mahimbing si Bea, habang si Dominic ay masayang nagtungo sa kusina upang maghanda ng pagkain na pagsasaluhan nila ng dalaga mamaya kapag nagising na ito. Pasado alauna na ng hapon nang magising si Bea. Agad nitong nasapo ang noon nang sumigid ng kirot sa kanyang ulo. Tatayo na sana ito nang muli itong bumalik sa sofa nang maramdaman ng magkahalong kirot at habdi sa kaibuturan ng kanyang katawan. Sandaling natigilan si Bea nang makita ang kaniyang katawan na walang anumang saplot. Takot na takot niyang hinila ang cover ng sofa at ibinalot ito sa kaniyang hubad na katawan. Nasa ganong tagpo ang dalaga nang biglang lumabas mula sa kusina si Dominic. Mabuti naman at gising ka na. Damang tama, tapos ko nang initin ng mga pagkain. Halika, kumain na tayo. Bungad ni Dominic sa dalaga. Hindi naman agad nakakilo si Bea at matamang tinignan ng binata. Kumusta ang pakaramdam mo? Ayos ka lang ba? Nag-aalala ng tanong ni Dom nang hindi pa rin kumikilo si Bea. Samantalang pakiramdam ni Bea ay pinagsakluban siya ng langit at lupa nang mapagtantong hindi isang panaginip ang mga naganap kanina. Patunay lang na ang kahubda ni Dominic ngayon ay kaniyang kaharapan na tanging boxer lang ang suot. Sa kabila ng pag-aalinlangan na takot na nararamdaman, hindi maiwasan ni Bea na makaramdam ng saya sa kaniyang puso na muling makita at makasama ang kasintahan. At parang isang napakalaking karangalan na rin para sa dalaga na ibigay ang kaniyang sarili sa nag-iisang lalaking minahal. Ngunit ang kasiyahang nararamdaman ng dalaga ay agad ding naglaho nang maalala ang napag-usapan nila ng ina nito. Kasabay ang muling pagbangon ng puot sa kaniyang puso. Anong ginagawa mo rito? Kalmadong tanong ni Bea. Han, mag-usap tayo. Tugon ni Dom. Umalis ka na. Wala tayong dapat pang pag-usapan. Kalbado pa rin ang tinig na tugon ni Bea. Bea, please. Pag-usapan natin ang namagitan sa atin. Buong pagpapakumbaba na saan ni Dom. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Umalis ka na. At kalimutan mo ang namamagitan sa atin at ituring mo itong isang malaking pagkakamali. Saad ni Bea na parang patalim na humiwa sa puso ni Dom. Hindi agad nakasagot si Dom pero mababakas sa mukha nito ang labis na sakit at galit para sa dalaga. Umiiling na sinalubong ni Dominic ang mga mata ni Bea na hindi kababakasan ng anumang emosyon. Iba talaga ang gusto mo? Sige, mabuti pa nga siguro na tapusin na natin ang relasyon natin. Ang hirap. Pagod na pagod na ako mag-isag lumaban para sa ating dalawa. Hindi ko akalae na bilis lang pala para sa inabitawan ako. Na hindi mo pinakinggan ng mga paliwanag ko. Minsan tinatanong ko ang sarili ko kung minahal mo ba talaga ako. Dahil kung oo, sigurado ay pinaglaban mo ko. Huwag ka mag-alala. Aayusin ko ang buhay ko. Itatama ako mga mali ko. At tutuparin ko mga pangarap ko na hindi na ikaw ang kasama ko. Bubuin ko ang pamilyang minsan natin pinangarap pero hindi na ikaw ang kasama ko. Nakakapagod kang mahalin. Mahabang sabi ni Dominic habang luhaan ang mga mata nitong nakatingin kay Bea. Nang hindi sumagot si Bea ay tumalikod na rin si Dominic at tuluyan ang lumabas ng bahay. Nang makaalis na si Dom ay saka pa lang ni Bea nagawang pakawala ng sakit na nararamdaman. Malakas itong humagulgol ng pag-iyak saka sumanampak sa sofa. Lumipas ang isang buwan na walang paramdam si Dom kay Bea. Habang si Bea naman ay pinipilit ng kalimutan ng sakit na dulot ng binata sa kanyang puso. Hanggang isang araw, paglabas ni Bea sa kanyang bahay ay may natisod siyang sobre. Agad itong yumuko at pinulot ito. Walang sinayang na sandali si Bea at naagad na binuksan ng sobre at tumambad sa kanyang laman itong invitation para sa kasal ni Dominic at Jessa. Muling naramdaman ni Bea ang pamilyar na sakit. Nang sumapit ang araw ng kasal ng dalawa, lakas loob na pumunta si Bea sa simbahan na pagdarausan ng kasal. Tiniis nito ang sakit na nararamdaman makita lang ang lalaking minamahal. Alam ni Bea na ito na ang huling pagkakataon na masusulyapan niya si Dominic. Habang ito, isa pang ganap ng binata.
Pagpasok pa lang ni Bea sa loob ng simbahan, nakuha na niya ang tingin ng ilang bisita na roon. Ang ilan sa mga ito ay nakikisimpatiyang tumingin sa kanya habang ang ilan naman ay nagtaas ng kilay. Besh, ano ginagawa mo dito? Pigil ang mga luha sa mga matang tanong ni Kate kay Bea, naglapitan nito ang dalaga. Isa ito sa mga common friends nila ni Dom. Gusto ko lang siyang makita sa huling sandaling malaya pa siya. Umiiyak na tugon ni Bea. Walang salitang niyakap ni Kate si Bea habang umiiyak. Bago pa man matapos ang seremonya sa simbahan, nagmamadali nang tumalikod si Bea at tuluyan ang lumabas ng pinto habang hilam sa luha ang mga mata. Maingat itong sumakay sa kaniyang kotse at nang maayos nang nakaupo sa driver's seat, ay marahan itong hinaplos ang puso nito. Baon ang masayang ngiti sa mukha ni Dom habang isinasagawa ang kasal ng mga ito at nagsimula nang mag-drive si Bea at tuluyan nang nilisa ng lugar. 6 years later. Paglapag ng eroplano sa paliparan mula sa Canada, maingat na bumaba ng eroplano si Bea habang hawak sa magkabila niyang kamay ang dalawang batang lalaki na mayroong parehong mukha. Mami, gaano po katagal tayong mag-i-stay dito? Tanong na Dendro sa ina. 1 week lang, honey. Babalik na rin tayo sa Canada pagkatapos ng kasal ni Ninang Kate mo. Tugon ni Bea sa kamarahang hinaplos ang pisngi ng anak. Okay po. Tugon ng bata at tumangutango pa. But, Mami, 1 week is too short. Angal naman ni Denzel. Anak, short vacation lang ang meron tayo. Remember, may work si Mami. Paalala ni Bea sa anak. I love Philippines eh. Grandma said na marami daw tayong pwedeng pasyalan dito. Pamimilit pa ni Denzel. Sasagot pa lang sana si Bea nang sumingit naman ang kakambal nito. Mami, pwede po bang mag-beach muna tayo bago tayo bumalik sa Canada? Grandma said na maganda daw po ang mga beaches dito. Singit naman ni Dendro. Ang pangalawa sa kambal. Sure, baby. Nakangiting tugon ni Bea. Samantalang sa kabilang panig ng airport ay natigilan si Dominic at nakatulala na binaba ang kanyang cellphone na kasalukuyang nasa kanyang tenga nang makita ang pamilyar na babae na may kasamang kambal na batang lalaki sa tingin niya ay naglalaro sa 5 taong gulang ang mga edad. Hindi makapaniwala na sinundan niya ang mga ito ng tingin at nang hindi pa siya nakontento ay sumunod na siya sa mga ito. At mula sa lihim niyang pagsunod sa mga ito ay nakumpirma ni Dominic na ang dati niya nga nakasintahan ng babae at anak nito ang mga batang kasama nito. Binundol ng malakas na kabog ang dibdib ng binata kasabay ng mga hinala sa kaniyang isipan. Kinuha niya ang kanyang cellphone na tinawagan ng isa sa kaniyang mga tauhan na nasa labas ng airport. Matapos ang maikli nilang pag-uusap ng kaniyang tauhan, isang makahulugang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Dominic. At isang makahulugang tingin ang ibinigay sa babaeng walang kaalam-alam na nasa malapit lang sa kanya. Habang sa labas ng airport, ay nakatayo si Bea at hinihintay ang pagdating ng Grab na binok niya. Katabi niya ang kanyang mga anak na masayang nagkukulitan. Napakunot naman ang noon ni Bea nang makita ang isang kulay itim na kotse na pumarada sa kanilang harapan. Aalis na sana sa kaniyang pwesto si Bea para magbigay daan sa mga ito nang biglang bumukas ang pintuan ng kotse sa tapat ng driver at bumaba ang medyo maedad na lalaki. Ma'am, halika na po. Saan ng lalaki? Ho? Kayo po ba ang driver na binuko? Maagang tanong ng dalaga. Opo, ma'am. Pinagpawisan ang noong sagot ng lalaki. Ganun po ba? Ang bilis niyo naman po yatang makarating. Saan ni Bea at inalalayan ang kaniyang mga anak na sumakay sa kotse. Hindi na nag-abala pang mag-usisa si Bea sa halip ay nagpasalamat pa ito dahil mabilis nakarating ang driver dahil kanina pa niya gustong magpahinga. Ilang sandali pa ay sakay na ang mag-iina ng kotse na mabilis nang umalis sa airport. Pipikit na sana si Bea para ipahinga ang kaniyang mga mata na makita nitong iba ang daang tinatahak nila. Manong, mali yata ang daan na tinatahak natin. Hindi po ito ang daan patungo sa address na binigay ko. Reklamo ni Bea. Ilang sandaling naghintay si Bea ng sagot mula sa lalaki pero hindi ito nagsalita ng kahit ano. Sa halip ay mas binilisan pa nito ang pagpapatakbo ng sasakyan. Hindi naman niya magawang lapitan ito dahil nakahilig sa kanyang katawan ang dalawa at ayaw naman niyang magising ang mga ito kung magpapanik siya dahil baka mas lalo lang silang mapahamak. Manong ano ba? Saan mo ba kami dadalhin? Sa kabila ng takot nararamdaman ay mariing tanong ni Bea. Pasensya na po ma'am, napag-utusan lang. Sagot ng lalaki. Ano? Anong ibig mong sabihin nito? Sino nag-uto sa'yo?
Sunod-sunod na tanong ni Bea na hindi maiiwasan na hindi magpanik. Mabuti na lang at tulog na tulog ang kanyang mga anak kaya hindi nagising sa kanyang malakas na boses. Malalaman niyo rin po mamaya, sagot ng driver. Naiiyak na niyakap ni Bea ang kambal. Sa tagal ng panahon na hindi siya bumalik ng bansa, mukhang kapahamakan pa yata ang naghihintay sa kanya ngayon. Ubo kayo mag-alala, ma'am. Mabait naman po si sir. Wala naman po siyang gagawing masama sa inyo. Sad ng driver. Pero hindi ito pinakinggan ni Bea, sa halip ay sinubukan nito ang makiusap sa lalaki. Manong, please. Ihinto niyo na po yung sasakyan. Pababa na po kami. Pakiusap at utos ni Bea. Naku, ma'am. Ako po ang malalagot kay sir pag ginawa ko yun. Pasensya na po. Sagot ng driver na pinatuloy sa kaniyang pagmamaneho. Nang makitang malabo siyang pagbigyan ng driver, tumahimik na si Bea at mahigpit na niyakap ang kaniyang mga anak. Ilang sandali pa ay huminto na ang kotse sa tapat ng isang malaking bahay na mayroong mataas na gate. Maya-maya pa ay lumabas ang isang guard at binuksan ang malaking gate. Ilang sandali pa ay nasa loob na sila ng bakuran at nakaharap sa bahay na naghuhumiyaw sa karangian. Anong ginagawa natin dito? Bakit dito mo kami dinala? Natatakot na tanong ni Bea. Malalaman niyo rin po mamaya, ma'am. Sagot ng driver bago bumaba ng sasakyan. Dahil sa takot, mas hinigpitan pa ni Bea ang yakap sa kaniyang mga natutulog na anak dahilan para magising ang kambal. Mami, what's wrong? Pupungas-pungas na tanong ni Drendo. Wala, anak. Naluluha ang mga matang tugon ni Bea bago umayos ng upo habang ang kambal ay tuluyan ang umupo ng tuwid at lumingas sa paligid. Wow, Mami! This is your house? Puno ng pagkamangha na tanong ni Denzel habang nililibot ang mga mata sa paligid. Sasagot pa lang sana si Bea pero bumalik na ang driver ng sasakyan at pinuksan ang pintuan sa kanilang kinaroroonan. Ma'am, pwede na daw po kayo lumabas. Pagbibigay alam ng lalaki. Agad namang tumikwas ang isang kilay ni Bea at mataray na humarap dito. Sino ba yung amo mo? Ang kapal naman ang mukha niya, ah. Naiinis na saad ng dalaga. Mami, ano po ba nangyayari? Nalilitong tanong ni Dendo. Habang si Denzel ay tahimik lang at matamang nagmamasid sa paligid. Wala, anak. Nagkamali kasi si Manong ng address na pinagdalhan sa atin. Sagot ni Bea pagkatapos tanggalin ng bara sa kaniyang lalamunan. Ibig po bang sabihin hindi natin bahay to? Dismayado ng tanong ni Dendro bago malungkot na binalik ang mga mata sa labas ng bintana. Oo, anak. Malungkot na tugon ni Bea. Hmm? Akala ko ganito kaganda ang bahay natin. Malungkot na sagot ng bata. Dendro, ano ba? Huwag ka nga malungkot dyan. Nag-aalala na nga si Mami sa sitwasyon natin tapos yung bahay pa ang iniisip mo. Malay mo, mas maganda pa dyan ang bahay natin. Saway naman ni Denzel sa kapatid. Tumahimik naman si Dendro at hindi na ulit nagsalita kaya si Bea na ang tumapos sa mga sapantahan ng kambal. Tama na, huwag kayo mag-alala, hindi naman ganyan kaganda ang bahay natin pero sinisigurado ko sa inyong maganda pa rin yun at tiyak na mag-enjoy kayo. Nakangiting sa ni Bea tsaka marahang hinaplos ang pisngi ng kambal. Ma'am, hindi na po kayo. Bumaba na po kayo. Singit ng driver at nilakihan ang bukas ng pinto. Kikilos na sana pababa si Bea nang matigilan nito sa sinabi ng kambal. Teka, Manong, hindi ba't nagkamali ka ng address na pinagdalhan sa amin? Bakit kailangan pa namin bumaba? Mas mabuti pa po sigurong ihatid nyo na kami sa bahay namin. Gusto kayo makita ng boss ko. Huwag kayo mag-alala dahil ihahatid ko din kayo mamaya. Sagot ng driver. Boss mo? Ibig sabihin hindi ka nagkamali sa pinagdalhan mo sa amin. Kinidnap mo kami. Walang paligoy-ligoy na tanong ni Bea. Hindi agad nakasagot ang driver at kumakamot sa ulong hinarap ang kambal. Parang gano'n na nga. Halika na nga kayo. Huwag kayo mag-alala, mabait naman ang boss ko. Kapag uwi sa ad ng driver. Hindi siya mabait. Dahil kung mabait siya, hindi niya kami ipapakidnap sa'yo. Galit na sabi ni Denzel. Hindi na sumagot ang driver kaya kinuha na ni Bea ang kamay ng kambal at inalalayan ng mga itong bumaba ng sasakyan. Makalipas ang ilang sandali ay nasa loob na sila ng bahay. Napakaganda at napakalaki ng sala nito na kung susukatin ay mas malaki pa sa kabuuan ng buong bahay ni Bea. At hindi rin ito mukhang isang ordinaryong bahay lang. Kung tutuusin ay pwede na itong tawaging mansyon. Maiwan ko na po kayo. Pababa na si boss. Saad ng driver matapos ibaba ang mga maleta ni Bea. Hindi sumagot si Bea habang ang kambal ay matapang na sinunda ng tingin ang papalayong lalaki. Habang hinihintay ang pagdating ng taong nagpadukot sa kanila, pinili ni Bea na abalahin ang kaniyang sarili sa pagmamasid ng lugar.
Dapat ay natatakot siya sa mga sandaling iyon pero hindi niya makapaang takot sa kanyang dibdib. Sa halip ay parang nananabik pa siya sa kung ano pang bumungan sa kanya. Maya-maya pa ay nakarinig na si Bea ng mga papalapit na yabag na nagmula sa hagdan. Kaya agad siyang tumingala doon at gano'n na lang ang panalaki ng kanyang mga mata kasabay ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso nang makita ang matikas na katawan ng lalaking pababa ng hagdan habang ang mga mata ay sa kanya nakatutok. Pakiramdam ni Bea ay unti-unti siyang nawawala ng lakas dahil sa klase ng tingin na binibigay sa kanya ni Dominic. Mataman lang itong nakatingin sa kanya habang walang anumang emosyon ang makikita sa mga mata nito. Halos mapigtal na nga ang hininga ni Bea nang huminto ang lalaki sa kanyang harapan at kahit nga naroon na ito ay hindi ni Bea magawang tumayo dahil pakaramdam niya anumang oras ay mabubuwal siya kapag ginawa niya ito dahil sa tindi ng pangangatog ng kanyang mga tuhod. Ano kailangan mo? Nauutal na tanong ni Bea at pinilit tatagan ang kaniyang sarili. Hindi naman agad sumagot si Dominic at nanatiling nakatingin sa dalaga. Maya-maya pa ay tumikwas ang kabilang gilid ng labi nito bago nagsalita. Bakit parang nakakita ko ng multo? Seryosong tanong ni Dominic. Bakit mo kami pinakidnap? Naiinis na tanong ni Bea pero hindi ito sinagot ni Dominic. Kumusta ang biyahe niyo? Sa halip ay baliwala na tanong din ito. Nainis na pinikit ni Bea ang kaniyang mga mata at takot na irap ang binigay sa binata. Hindi mo ba alam na kidnapping ang ginawa mo? Naiinis na sa ni Bea. Isang nakakalokong ngiti naman ang naging tugon dito ni Dominic. Kidnapping ha? Well, hindi naman siguro masama kung ipakidnap ko mag-ina ko. Mayabang na wika nito habang may kung anong naglalaro sa isip. Halos takasan naman ang kulay ang mukha ni Bea nang marinig ang sinabi nito. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Aalis na kami ng mga anak ko. Mataray na tugon ni Bea at akmang tatayo na mula sa sofa nang hawakan nito ni Dominic sa braso. Pitawan mo nga ako. Ano ba kailangan mo sa amin? Galit na tanong ni Bea. Umuwi ka ng bansa. Ibig sabihin, handa ka ng buhay ng pamilya natin. Kalmadong tugon ni Dominic. Ano? Nababaliw ka na ba? Sa tingin mo ba gusto ko bang makasama ka? Namumula ang mukha sa galit na sagot ni Bea. Bakit ayaw mo ba? Nanunokso ang tinig na sagot ni Dominic at inilapit pa ang mukha sa mukha ni Bea kaya naman langhap na langhap ng dalag ang hininga nitong amoy, mentol. Lumayo ka nga. Baliw ka nga yatang talaga. Wika pa ng dalaga. Oo, baliw ako. At araw-araw akong mababaliw dahil wala kayo sa tabi ko. Sagot ni Dominic na puno ng emosyon ang tinig maging ang mga mata nito ay naluluha na rin habang nakatingin sa mukha ni Bea. Ang drama mo. Pwede ba? Pabayaan mo na kaming mag-iina. Nabuhay naman kami nang wala ka. Naiinis na sa ni Bea. Napailing na lang si Dominic upang itago ang sakit na sandaling dumaan sa kaniyang mga mata. Hindi ako nagdadrama. Sadyang hindi mo lang alam kung anong mga pinagdaanan ko simula nang iwan mo ko. Dahil mas pinili mong tumakas kaysa lumaban. Masama ang loob na sa ni Dominic. Agad namang nakaramdam ng awa si Bea para sa dating kasintahan. Siguro nga ay naging duwag siya. Dahil mas pinili niyang bigyan ng buong pamilya ang batang nasa sinapupunan ni Jessa kaysa buuin ang pamilyang pinangarap nila ni Dominic. Ginawa ko lang ang sa tingin kong dapat kong ginawa. Mahina ang tinig na saan ni Bea, sapat lang iyon para marinig ni Dominic. Mapait na mong umiti si Dominic at kasabay na paglatay ng sakit sa mukha nito. Dahil sa ginawa mo, mas lalong naging miserable ang buhay ko. May galit sa tinig na sagot ni Dominic. Sandaling natigilan si Bea pero agad ding nakabawi ng naisip na marahil ay labag talaga sa kalooban nito ang ginawang pagpapakasal kay Jessa kahit pa nga hindi iyon ang nakita niya sa mukha nito na mismong araw ng kasal ng mga ito. Hindi ko nakasalanan kung naging miserable ang buhay mo. Nagkamali ka kaya dapat lang napanindigan mo ang pagkakamali na ginawa mo. Kalmado ang tinig na tugon ni Bea at nagunwaring hindi siya apektado. Tumawa ng mapakla si Dominic bago muling nagsalita. Kaya ka ba nalayo? Kaya pa ba nilayo mo sa akin ng mga anak ko? Mahina nakit na tanong nito. Ginawa ko lang kung ano ang makakabuti para sa lahat. Tugon ni Bea. Hinayaan kita noon at hindi hinabol kahit alam kong may mga anak tayo. Pinilit kong huwag lumapit sa'yo. At magpasya na lang na pagmamasid sa inyo mula sa malayo. Pero ngayon narito na kayo, hindi ko ahayaang magkahiwahiwalay pa tayo. Buo ang tinig na saan ni Dominic. Anong pinagsasabi mo? Balak mo pa kami gawing second family? Excuse me? May maayos at desenteng buhay kami ng mga anak ko sa Canada. Singhal ni Bea sa lalaki. Sino nagsabi sa iyong second family ko kayo? Kayong one and original family ko. Nakangiting saan ni Dominic.
Muli namang natigilan si Bea sa sinabi ng lalaki. Paano naging sila ang original family nito ay kitang-kita ng dalawa niyang mga mata nang kinasalang mga ito sa simbahan. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi kita maintindihan. Naiinis na sa ni Bea. Hindi agad sumagot si Dominic sa halip. Nakangiti itong naglakad palapit kay Bea at tinawid ang kanilang pagitan sa kamaingat na kinuha ang magkabilang panganang dalaga. Ipapanindi ko sa iyo lahat. Handa ka bang makinig? Masuyong tanong ni Dominic na lalong nagdulot ng kakaibang pakiramdam kay Bea. Bago tumango ay si nilip muna ni Bea ang kanyang mga anak at nang makitang abala na rin ang mga ito sa paglalaro, kasama ang dalawang babaeng sa tingin niya ay kasambahay, ay saka pa lang siya sumang-ayon dito. Wala namang sinayang na sandali si Dominic at kinuha agad ang mga kamay ni Bea at iginiya ito patungo sa kanyang library na katabi lang din ang sala. Nang nasa loob na sila ng library, inalalaya ni Dominic ang dalaga na maupo sa harapan ng kanyang kinauupuan at doon ay masinsinan silang nag-usap. Pinakasal ako si Jessa dahil yun ang gusto mong gawin ko. Akala ko sa pamamagitan nun ay mapapatawad mo ko at makakalimutan kita. Ginawa kong lahat, sinubukan kong maging mabuting asawa sa kanya para sa aming anak. Kahit hirap na hirap ako sa bawat mga umagang nagising akong siya ang kasama ko. Sinubukan kong maging mabuti sa kanya kahit sakal na ako. But one day, I found out na hindi siyang totoong buntis. At kahit kailan ay hindi na siya magkakaanak dahil sumailalim siya sa isang matinding operasyon sa matres. Galit na galit ako nun kay Jessa. Pero mas nagalit ako sa sarili ko dahil hinayaan ko siyang gawin ako tanga. Pinagmukha niya tahing tanga at pinaglaruan niya tayo. Pero nang nalaman kong may cancer siya at bilang na lang ang araw niya sa mundo, natutunan ko siyang patawarin. Umiiyak na pahayag ni Dominic maging si Bea ay hindi na iwasang lumuha dahil sa labis na pagkahabag sa kasintahan. Walang salitang niyakap nito si Dominic. Noon ko pa dapat kayo sinundo pero hindi ko ginawa dahil natakot akong baka ipagtabuyan mo lang ako. Patuloy sa pag-iyak na saan ni Dominic. At doon nalaman ni Bea na mahigit isang taon na rin pala sila nitong sinusubaybayan sa Canada. Bakit hindi mo ako tawagan para kausapin? Tanong ni Bea habang nagpapahid ng luha sa kaniyang pisngi. Natakot ako. Alam kong sobra kitang nasaktan. Kaya nang araw na nalaman kong hindi totoong buntis si Jessa at peke lang ang lahat na pinakita niya sa akin. Ginawa kong lahat para malaman kung nasaan ka pero ang hirap mong hanapin. Kinakailangan ko pang magmakaawa kay Kate para sabihin kung nasaan ka. Pero umabot pa rin ng ilang taon bago niya sinabi sa akin. Wala naman akong magawa dahil walang mahanap na impormasyon ng mga tuuhan ko. At nang malaman ko kung nasaan kayo, lagi na akong pumupunta ng Canada para makita kayo at pagmasdan kahit sa malayo. Sagot ni Dominic na habag na pinahid ni Bea ang mga luha sa pisngi ng binata. I'm sorry. Hindi ko alam na ganun palang pinagdaanan mo. Umiiyak na wika ni Bea bago mahigpit na niyakap si Dominic. Wala kang kasalanan. Ako ang may kasalanan kung bakit nangyari ang lahat ng yun. Kung hindi lang sana ako lumapit kay Jessa noon, hindi nangyari ang lahat ng to. Kaya huwag kang humingi ng tawad sa akin. Umiiyak na saan ni Dominic bago ginantihan ang mahigpit na yakap ang dalaga. May kasalanan din ako sa mga nangyari. Sana hindi kita pinagtulakang pakasalan ng babaeng yun. Umiiyak sa inis na wika ni Bea. Hayaan na lang natin siya. Mula ngayon gusto ko kalimutan na lang mga hindi magandang nangyari sa ating dalawa. Pahayag ni Dominic at bahagyang inilayo ang kanyang katawan sa dalaga para sapuin ang magkabila nitong pisngi. Pangako. Magsisimula ulit tayong magkasama, kasama ang ating mga anak. Sagot ni Bea. Ilang sandali pa ay naglapat na ang mga labi ng dalawa na tumagal ng ilang segundo. Ngayong masaya na si Bea, sa ilang taong nagdaan ay ngayon na lang ulit niya nararamdaman ang kasiyahang katulad nito. At tama si Dominic. Dapat na nga siguro nilang kalimutan ang mga hindi magandang bagay na nangyari sa kanilang mga buhay. At tama lang siguro na muli nilang pagbigyan ang kanilang mga sarili na ipagpatuloy ang kanilang naudlot na pag-iibigan. Matapos ang pag-uusap ng dalawa, ay tuluyan ang nagkaroon ng linaw sa kanila ang mga bagay-bagay. Maya-maya pa ay magkahawak kamay na silang lumabas ng silid at nagtungo sa sala kung saan nila iniwan ang kambal. Mommy, where have you been? Tanong ni Dendro na mababukas sa mukha ang pagkainip. Nag-usap lang kami anak. Tugon ni Bea bago lumapit sa kinaroroonan ng mga anak. Nag-worried po kami sa'yo. Akala namin iniwan mo na kami dito. Mangiyak-ngiyak namang saan ni Denzel. Hindi ko kayo iiwan anak. Siya nga pala may gusto sana akong ipakilala sa inyo.
Sagot ni Bea bago lumapit sa kambal at kinabig ang ulo ng mga ito palapit sa kanyang tiyan. Sa kamarahang hinaplos ang buhok ng mga ito. Sino po, mami? Duwet na tanong ng kambal. Nakangiti namang bumaling si Bea sa lalaki nasa likuran. Ilang sandali pa ay nasa harapan na rin ng kambal si Dominic. Anak? Siya si Dominic. Ang wika ni Bea, hindi pa nito natapos ang sasabihin, ay agad nang sumingit ang kambal. Ikaw ang nagpakidnap sa amin? Hindi mo ba alam na masama ang ginawa mo dahil lang doon sa pwede kang makulong? Seryosong saan ni Dendro at namaywang pa sa harapan ng lalaki. Oo nga, bakit mo po ginawa yun? Sigundo naman ni Denzel habang kunot na kunot ang noo. Hindi naman magawang magsalita ni Dominic na nooy nagkasya na lang sa palipat-lipat na pagtingin sa kambal na iisa ang hilat siya ng mukha. Tumatawa namang muling nagsalita si Bea. Mga anak, siya ang daddy niyo. Come on, meet your dad. Naluluha ang mga matang sa ni Bea. Agad naman na natigilan ng kambal na at animo napatda nang marinig ang sinabi ng ina. Hindi agad nakakilos sa mga ito habang nanlalaki ang mga matang nakatitig kay Dominic. Maya-maya pa ay magkasabay na tumakbo ang mga ito palapit sa lalaki at yumakap sa baywang ng ama. Daddy, bakit po ngayon ka lang nagpakita sa amin? Nakangusang tanong na Denzel. Oo nga po, ang tagal ka na namin gustong makita. Susog naman ni Dendro. Sorry mga anak, naging busy kasi si Daddy. Hayaan niyo mula ngayon, hindi na tayo maghiwalay. Tugo ni Dominic na bagaman may luha sa mga mata, ay nakangiti naman. Habang si Bea ay hindi maiwasang maiyak sa tagpo ng kanyang nasaksihan. Kung sana ay noon pa niya nalaman ang totoo, di sana hindi naranasan ng kanyang mga anak ang mangulila ng labi sa kanilang ama. Promise po? Sabay ang bigkas ng kambal. Promise? Siyempre, nakadepende pa rin yan sa bami niyo kung papayag siyang dito kayo tumira sa bahay ko. Nakangiting sabi ni Dominic habang nanunokso ang tingin na binigay kay Bea. Wala nang nagawa si Bea kundi irapan ng lalaki. Alam niyang sinasadya nitong kunin ang pagkakataong iyon para hindi siya makatanggi. Mommy, please! Pakiusap ng kambal sa ina. Hmm? May magagawa pa ba ako? Kunway, dismayado na sagot ni Bea. Yehey! Mommy, come here! Masayang saan ni Dendro. Hindi pa man umaalis sa kanyang pwesto si Bea ay lumapit na dito si Denzel para kunin ang isa nitong kamay at igiya palapit sa kinaroroonan ni Dominic at Dendro. Group hug! Masayang sabay na sigaw ng kambal. Masaya at mahigpit namang nagyakap ang mag-anak. Pero hindi nakaligtas ang dating magkasintahan sa panunokso ng makulit na kambal. Mommy, Daddy, kiss po! Nanunokso ng sigaw ni Denzel nang kumawlas ang mga ito sa mga magulang. Kiss po kayo sa lips! Sigaw naman ni Dendro nakilig na kilig habang pinagmamasdan ang kanilang mga magulang na hanggang ngayon ay mahigpit pa rin magkayakap. Agad namang namula ang pisngi ni Bea nang marinig ang sinasabi ng mga anak. Lalayo na sana siya kay Dominic nang mas lalo pa nitong hinigpitan ang yakap sa kanya. Kiss! Sabay pang sigaw ng kambal nang mukhang kilig na kilig sa dalawa. Wala nang nagawa pa si Bea kundi ipikit ang kaniyang mga mata na makita ang unti-unting paglapit ng mga labi ni Dominic sa kaniyang mukha. Ilang sandali pa ay tuluyan ang lumapat ang mga labi ni Dominic sa malambot na labi ni Bea. Noong una, nanunokso ang labi ni Dominic pero maya-maya pa ay naging maalab na ang paraan ng paghalik nito na punong-puno ng pagmamahal at pananabik. Sandaling tumagal ang kanilang pag-ahalikan, wala pa sanang balak maghiwalay ang dalawa kundi dahil sa hiyawan at palakpakan ng kambal na tuwang-tuwa. Yay! Masayang sigaw ng kambal habang kilig na kilig. Ayos ba, Daddy? Masayang tanong ni Dendro habang nanunokso ang mga matang ipinakol sa ina. Sasagot pa lang sana si Dominic pero maagap itong kinarot ni Bea sa tagniliran para pigilan. Kaya naman nakangiwi itong nag-thumbs up sa kambal. Ngayon mas naiintindihan ni Bea kung saan naman ng kambal ang pagiging pilyo at makulit ng mga ito. Lumipas ang ilang araw at mula ng araw na yon na tumungtong sila Bea sa bahay ni Dominic. Hanggang ngayon ay naroon pa rin sila dahil na rin sa kagustuhan ng kambal na makasama ang kanilang ama. At ngayong araw, ang araw na napag-usapan nila ni Kate na magkikita sila. Matapos ayusin ang kaniyang sarili, kinuha ni Bea ang kaniyang bag at lumabas na sa kaniyang silid. Saan pupunta? Pungad na tanong ni Dominic nang naabutan ito ni Bea sa sala. Magkikita kami ngayon ni Kate.
Gusto ko siyang sorpresahin mula kasi nang dumating kami dito, hindi ko pa siya natatawagan. Nakangiting sagot ni Bea. Teka, bakit nakabihis ka? May lakad ka ba? Nagtataka na tanong pa ng dalaga nang makitang nakabihis din ang lalaki. Ready na po kami. Masiglang wika naman ni Dendro na kabababa lang ng hagdan habang nasa likuran ng isang kasambahay at inaalalayan si Denzel. Saan kayo pupunta? Tanong ni Bea na lalo pang nadagdagan ang kunot sa noo. Mamamasyal doon po tayo ngayon, sabi ni Daddy. Nakangiting sagot ni Dendro. Huh? Nagpaalam ako sa'yo may lakad ako ngayon. Naiinis na paalala ni Bea kay Dominic. Yup, but I found out na out of the country ngayon si Kate. Kaya hindi tuloy ang lakad nyo. At para hindi masayang ang bihis mo, naisip ko na bakit hindi na lang natin ipasyal ang mga bata. Kalmado ang sagot ni Dominic. Ano? Imposible namang mag out of the country si Kate. Ilang araw na lang ay kakasal na siya. Sigurado kong abala na sila ngayon para sa paghahanda ng kanilang kasal. Naguguluhan na saan ni Bea. Okay, you can call her para malaman mo ang totoo. Saan ni Dominic bago tumalikod kay Bea at lumapit sa kambal, agad namang kinuha ni Bea ang kaniyang cellphone at sinimula ng i-dial ang kaibigan sa messenger. Pagkatapos ng ilang pag-ring ay may sumagot na sa kabilang linya. Hello Kate! Where are you? Gusto ko sanang dalawin ka sa office mo. Punga ni Bea sa kaibigan at bahagya pang nilingon si Dominic na nooy may naglalarong nangiti sa mga labi habang kunwari abala sa pag-aayos ng kwelyo ng damit ng kambal. Bea, I'm sorry, pero wala ko ngayon dyan ngayon eh. Tugon ni Kate na bababaka sa mukha ang pagkailang. Bakit nasan ka? Hindi ba malapit na ang kasal mo? Naguguluhan ang tanong ulit ni Bea. Bea, sorry pero hindi totoo na ikakasal na ako. Ang totoo nga niyan, kakabreak lang namin ng longtime boyfriend ko kaya lumipad ako sa UK para makapag-move on. Paliwanag ni Kate. Ano? Eh, di ba kaya nga kami umuwi para sa kasal mo? Naiinis na saan ni Bea. Sorry pero mas minabuti pang si Dominic na lang ang tanungin mo. Nahihiyang tugon ni Kate. Muli namang bumaling si Bea kay Dominic na nooy seryoso at mag-isa na lang na nakaupo sa sofa. Sasagot pa lang sana si Bea nang muling nagsalita si Kate para magpaalam. Bea, bye! I need to go! Nasa meeting ako ngayon. Bye! Paalam na saan ni Kate kasunod ang pagputol ng linya. Naiinis na ibinaba ni Bea ang kaniyang cellphone at ibinalik ito sa kaniyang bag sa kanakataas ang kilay na humarap kay Dominic. Agad namang nag-iwas ng tingin ng binata pero maya-maya lang ay nasa harapan na nito si Bea na ngayon ay nakakrus sa baba ng dibdib ang mga braso sa katumayo sa harapan ng lalaki. Anong ginawa mo, Mr. Dominic Mejares? Mariin ang bawat katagang tanong ni Bea. Nanatili namang naka-side view ang lalaki at hindi mapigilan ang pagsilay ng matipid na ngiti sa mga labi sa kapinaikot ang kaniyang dila sa kaniyang mga labi. Dominic Mejares! Muling tawag ni Bea sa lalaki. Tumayo naman ito at pumantay sa dalaga. Sorry, ginawa ko lang yun para bumalik ka na dito. Nagsusumamo ang mga matang sagot ni Dominic. Paano mo na papayag si Kate? Nagsabuatan pa kayo? Saad ni Bea. Alam ko kasi na kung susunduin kita, hindi ka rin naman sasama sa akin. Kaya na makaawa na lang ako kay Kate na magpanggap na ikakasal na siya. At abay kayong mag-ina para bumalik ka na dito. Paliwanag ni Dominic sa kamarahang kinabig ni Bea palapit sa kanya. Bakit ang judgmental mo? Hindi mo pa nga sinusubukan. Nakangos ang sagot ni Bea. Sorry kung naduwag akong sumubok. Nahihiya din kasi ako lapitan kayo dahil wala naman ako sa tabi niyo ng mga panahong kailangan niyo ako. Sagot ni Dominic, saka namababakas ang labis na kalungkutan sa mga mata na upang puwiin ito. Isang matamis na halik ang ginawa ni Bea sa mga labi nito. At ang halik na iyon ang tuluyang bumura sa lahat ng sakit at kalungkutan na naranasan nila sa nakalipas na mga taon. Pagkatapos ng halik na kanilang pinagsaluhan, tinawag na ni Bea ang kanilang mga anak para ipasyal. Ilang sandali pa ay nasa isang park na sila at masayang naglalaro ang mga bata habang si Bea at Dominic animoy bagong kasal na nagdi-date sa kabilang parte ng parke habang nakaupo sa bakal na upuan. Salamat. Dahil kahit hindi niyo ako kasama, kinaya mong mag-isang isilang at palakihin ang ating mga anak. Kung alam mo lang sana kung gaano ako ka-proud sa iyo ngayon. Bukod kay Mama, ikaw ang pinakamalakas na babae na kilala ko. Buong pagmamahal na saan ni Dominic habang marahang hinahaplos ang pisngi ni Bea na nakahilig sa kaniyang dibdib. Sus, wala yun. Kahit sino namang babae, ganun ang gagawin. Siyempre, kalakasan namin ang mga anak namin. Tugon ni Bea. Masayang masaya lang ako ngayon. Dahil kasama ko na kayo. Parang kailan lang pinapanood ko lang kayo mula sa malayo.
nakangiting saad ni Dominic. Teka, ikaw ba yung lalaking madalas nagpapadala ng bulaklak, pagkain at laruan sa bahay? Nanlalaki ang mga matang tanong ni Bea nang maalala na madalas siyang makatanggap ng kung ano-ano mula sa isang estranghero na nagsimula pa noong nakaraang taon. Yes, sayang nga. Noon ko lang nalaman kung nasan kayo. Kung sana'y noon ko pa nalaman, di sana'y nasaksihan kong paglaki ng mga anak ko. Sagot ni Dominic. Huwag mo nang isipin yun. Ang importante ay ang ngayon. Nakangiting tugon ni Bea bago pinindot ang tungki ng ilong ni Dominic. Nang mapagod ang mga mata sa paglalaro sa parke, nagaya na ang mga itong kumain. Kaya naman sa isang sikat at mamahaling restaurant sila dinala ni Dominic kung saan puro seafood at ang hinahain sa mga customer. At dahil parehong paborito nilang mag-anak ang seafood kaya masaya at masagana, silang dumulog sa hapag at sinimula ng kumain habang si Bea at Dominic ay masayang pinagsisilbihan ang kanilang mga anak. Nang matapos silang kumain ay nagpaalam si Bea na gagamit siya ng CR. Palabas na sana siya ng palikuran nang dumating ang isang babaeng kilalang kilala niya. Bea? Gulat nitong saad. Yes? Mataray at mababasa ang galit na tinig sa sagot ni Bea. Pwede ba tayo mag-usap kahit sandali? Nakikiusap na saad ni Jessa. Bakit pa? Nagtagumpay ka ng sirain ang relasyon namin ni Dominic noon. Kulang pa ba? Dahil sa huli hindi pa rin ikaw ang panalo. Nangiinsultong sagot ni Bea. Hindi niya maiwasang makaramdam ng ulit ng galit sa dating kaibigan nang sandaling bumalik sa kanya ang sakit nang masaksihan niya ang kasal ng mga ito. Nahihiya namang nagyuko ng ulo si Jessa. Please, gusto ko lang magpaliwanag at humingi ng tawad sa iyo. Kalmado at puno ng pagpapakumbaba na sagot ni Jessa. Sige, dun tayo mag-usap. Sagot ni Bea at itinuro ang kabilang panig ng restaurant malayo sa kaniyang mag-ama at sa iba pang customer. Nang makarating ang dalawa sa kabilang panig ay agad silang umupo sa pandalawahang mesa. I'm sorry sa lahat ng kasalanan na nagawa ko sa iyo. Paunang saan ni Jessa kasabay ng pagtulo ng luha sa mga mata nito. Hindi naman umimik si Bea sa halip matama nitong pinagmamasdan ng babae. Malaki ang ibinagsak ng katawan nito at ang mga mata nito'y dati puno ng ningning ay napalitan ng kulimlim. Wala ka ring mababakas na saya sa mukha nito. Nagawa ko ng lahat ng iyon dahil sa matinding inggit ko sa iyo. Pakaramdam ko kasi nasa iyo ng lahat. Maganda ka, mayaman, may masaya at buong pamilya. At higit sa lahat, may nobyo kang mahal na mahal ka. Inggit na inggit ako sa iyo noon paman, dahil lahat ng bagay na wala ay nasa iyo. Kaya para saktan ka, inakit ka si Dominic pero aaminin ko sa iyo walang nangyari sa amin. Hanggang nakilala ko ang isang lalaking na one night stand ko. Akala ko mamahalin niya ako pero hindi pala dahil nagdabuntis niya ako para akong basurang itinapon niya. Ipinagpatuloy ko pinagbubuntis ko dahil yun lang meron ako. Siya ang magiging pamilya ko pagdating ng araw pero nawala din siya sa akin. At hindi ko matanggap yun lalo na ng pamilya ko. Nang sabihin ng mga doktor na kahit kailan ay hindi na ako pwedeng magkaanak dahil kailangan nang tanggalin ang ovary ko para hindi na humalat ang cancer ko. Hindi ako pumayag dahil gusto ko pang magkaroon ng anak. Kaya nagawa ko magpanggap na buntis at paikutin si Dominic. Nagtagumpay naman ako pero nang atakihin ang sakit ko, hindi ko na nagawa pang itago sa kanyang hindi ko totoong buntis. Nalaman niyang lahat sa doktor na sumuri sa akin. Galit na galit siya noon pero nang malaman niyang may taning na ang buhay ko. Dahil sa maraming komplikasyon, pinatawad niya ako at pinaanal niya ang kasal namin. Hinahanap ka niya pero hindi kanya agad nakita. Halos mabaliw siya noon habang ako ay sisingsisi sa mga kasalanang nagawa ko sa inyo. Matagal akong narating sa ospital at doon ay lapis kong pinagsisihan ang lahat. Paliwanag ni Jessa. Habang nakikinig si Bea kay Jessa, hindi niya maramdaman ang galit para dito sa halip matinding awa ang nararamdaman niya para sa dati niyang kaibigan dahil alam niya kung ano ang mga pinagdaanan nito simula pagkabata nila. Umiiyak na lumapit si Bea kay Jessa at mahigpit itong niyakap at sabay silang humagulgol ng iyak. I'm sorry. Hindi ko sinasadyang sirain ang relasyon niyo. Sana mapatawad mo ako. I'm dying. Please forgive me. Umiiyak na sa ni Jessa. Umiiyak na tumango si Bea habang mahigpit pa ring nakayakap sa babae. Pinapatawad na kita. I'm sorry kung hindi kita nadamayan sa lahat ng sakit na pinagdaanan mo. Umiiyak na sagot ni Bea. Huwag mo nang isipin yun. Salamat. Masaya akong lilisanin ang mundong baon ng masayang alaala natin noon.
Umiiyak na saan ni Jessa bago humiwalay sa kaibigan at sabayad na nagpahid ng luha ang dalawa at iyon ang tagpong naabutan ni Dominic. Nagmamadali itong lumapit kay Bea at dinala ito sa kaniyang likuran. Ano na naman ang ginagawa mo? Galit na tanong nito kay Jessa. Agad namang pinigilan ni Bea ang kasintahan. Wala siyang ginagawa. Nag-usap lang kami. Tugon ni Bea. Bea, Dom, maiwan ko na kayo. May appointment ako ngayon kay Doc Vargas. Paalam ni Jessa habang ang mga mata ay nasa pintuan ng restaurant kung saan nakatayo ang isang gwapong doktor na seryosong nakatingin sa dalaga. Sige, mag-iingat ka. Pangako mo sa akin na itutuloy mo ang pagpapagamot at magpagaling ka. Umiiyak na wika ni Bea. Oo, pangako. Magpapagaling ako at babawi ako sa iyo sa lahat ng kasalanang nagawa ko sa inyo. Umiiyak na sagot ni Jessa. Bago tuluyang umalay si Jessa, ay mahigpit pa ulit itong yumakap kay Bea. Makalipas ang ilang buwan, nagpatuloy ang maayos at masayang pagsasama ni Bea at Dominic. At ngayong araw ang araw na pinakamasaya para sa kanilang dalawa. Dahil ito ang araw ng kanilang pag-iisang dibdib kung saan ay abay nila ang kanilang mga anak. At si Kate na kakutsaba ni Dominic ang siyang tumayong maid of honor. Mabuhay ang bagong kasal! Pagpasok pa lang ng reception ay masayang salubong ng mga bisita kila Dominic at Bea. Isang masayang ngiti naman ang naging tugon ng mga ito sa kanilang bisita. Congratulations pare! Masayang bati ng ilan sa mga bisita. Maraming salamat pare! Nakangiting tugon ni Dominic. Sandaling iniwan ni Bea ang asawa para lapitan ang kaniyang mga kaibigan. Una niyang pinuntahan ang mesa ni Jessa. Congrats Bea! Masayang saan ito. Maraming salamat. Kamusta ka na pala? Mukhang bumalik na ang dating mong sigla. Masayang tugon ni Bea. Oo, di ko nga akalain na bubuti-buti pa ang pakiramdam ko. Tugon nito. Humugot naman ang hangin sa dibdib si Bea sa kaniya kapag babae. Magtiwala at manalig lang tayo lagi sa kanya. Tugon nito. Nakangiti namang tumango-tango si Jessa. Maya-maya ay si Kate naman ang lumapit sa kanila. Isang pinong kurot ang iginawad ni Bea sa kaibigan. Aray! Sakit na! Angal nito. Bruha ka? Pinagkaisahan niyo ako. Saan ni Bea? Ano ka ba? Naawa lang ako sa kanya. Halos mabaliw na kaya yan. Tsaka yung si Jessa ang susihin mo. Isa din yan sa nakiusap sa akin oh. Tugon naman ito. At sabay na ngang nagtawanan ang magkakaibigan. Pagsapit na gabi ay masayang nag-alisa ng mga bisita. Maging sila Bea at Dominic ay umuwi na rin sa kanilang bahay kung saan naghihintay ang kanilang mga anak na kanina pa hinatid ng kanilang mga kasambahay. Pero isang paunauhin ang hindi inaasahan ni Bea na aabutan niya sa sala si Tita Annabel. Kanina lang ay kasama nila ito sa simbahan at sa reception. Oma, dumaan pa pala kayo dito. Bungad ni Dominic sa ina. Ah, oo. Nakipaglaro pa ako sa mga apo ko. Sagot ng ginang. Nako, mabuti pa siguro magpahinga na kayo. Tsak na pinagod na naman kayo ng mga apo nyo. Tugon ni Dominic. Hindi naman masyado. Nakangiting sagot ng ginang. Siya nga pala, pwede ko bang makausap si Bea sandali? Dagdag ng ginang. Nagkatingin na naman si Bea at Dominic kapag guway tumango si Bea. Paano? Maiwan ko na muna kayo. Pupunta ko lang ang kambal. Paalam ni Dom sa dalawa. Sige, mabuti pa nga. Tingnan mo muna sila, susunod na lang ako. Sagot ni Bea. Ilang sandali lang ay tuluyan ang naiwan sa sala si Bea at Tita Annabel. Agad kinuha ni Annabel ang isang kamay ng manugang at marin iyong hinawakan. Gusto ko sanang humingi ng tawad sa iyo sa mga nangyari noon. Kanina pa kita gustong kausapin kaso busy kayong dalawang mag-asawa. Saad ni Tita Annabel. Wala na po sa akin yung tita. Kalimutan na po natin yun. Tugon ni Bea. Maraming salamat, Iha. Tunay ngang busilak ang iyong puso. Pero pwede bang simula sa araw na ito ay wag ng titang itawag mo sa akin? Pwede bang tawagin mo na akong mama? Nakangiting saad ni Annabel. Apo naman po, mama. Tugon ni Bea at masayang nagtawanan ng dalawa. Hindi nagtagal ay nagpaalam na rin ang ginang na aalis na ito, kaya naman matapos linisin ang kanyang sarili ay nagtungo si Bea sa silid ng kambal kung saan naroon din si Dominic. Mommy, congratulations po sa inyo ni Daddy. Masayang wika ng kambal. Maraming salamat mga anak. Naiiyak na tugon ni Bea. Iba pala sa pakiramdam kapag mga anak mo ang bumati sa'yo sa pinaka-espesyal na araw ng buhay mo. Mommy, Daddy, pwede pong kiss ulit kayo ni Mommy tulad ng kiss nyo kanina sa church na harap ni Father? Inosenteng saad ni Denzel. Sure anak, no problem. Tugon naman agad ni Dominic sa anak.
Saka nakanguso ng humarap kay Bea. Tumatawa namang tinampal ni Bea ang nguso nito. Saka bumaling sa mga anak. Kaya talaga? Puro kayo kalukuhan. Saad nito. Agad namang na-unleash ang nguso ng kambal pero maya-maya lang ay ngumiti na rin ang mga ito. Mommy, Daddy, mahal na mahal namin kayo. Wika ni Dendro. Kami din anak, mahal na mahal namin kayo. Sagot ni Dominic at mahigpit nang niyakap ang kaniyang mag-iina. Masaya namang ginantihan ni Bea ng yakap ng asawa. At ang araw na ito, ang tuluyang nagbubuklod sa kanila bilang isang pamilya. Gaano man kabigat at kasakit ang pagsubok na dumating sa ating buhay, gaano man tayo kainin at durugi ng sakit na ito. Hanggat may puwang sa ating mga puso ang pag-unawa at pagpapatawad, makakamtan pa rin natin ang kapayapaan at kaligayahang inaasam ng ating mga puso.